lahat mga kakusina, magluluto na lang muna tayo ng isang ulam ngayong tanghali. Ang lulutuin ko po ay miswa soup with mga rekado po ng ating miswa soup with meatball ay narito po. Ang ating pong rekado ng ating miswa soup with meatball ay syempre sibuyas, bawang, miswa, yan, giniling, patola, at syempre lalagyan natin na lalagyan po natin para makulay naman po siya, hindi siya para maputla, lalagyan natin siya ng kasupa. Ito po yung nilalagay sa lugaw, pero sa akin na nilalagyan po siya ng kasupa ang aking miswa soup with meatball. Una po, lalagyan po natin siya ng pamitang ating meatball. Sunod ang ating, simple lang po yan, parang palalasahin nyo lang po ang ating meatball. Ayan. Lagyan po natin ng palasa at saka ng lalagyan po natin siya ng asin, mga hindi na po natin siya lalagyan ng bawang at sibuyas kasi gigisahin po naman natin to. Lalagyan din po natin siya ng konting flour. Para maging lagit naman. Madaling mabuo ang ating meatball. Saka natin po siya hahaluin. Lagi tayo ng mantika sa ating kawali. Una po natin gagawin ay pipilituhin po muna natin ang ating meatball. Ayan, inat na po ang ating mantika. Minit na po ang ating mantika, mag-start na po tayo, mag-prito ng ating kung ating mantika, ilalagay na po na atin ang ating meatball. Simple na ang paraan niya. Ilugi lang natin ang ating meatball. Kamay na nga po natin, palinis na naman po ang aking kamay yan para mabilis pong makabilog ng meatball. Hindi na po ito at mga kakusina. At ito naman ay ulam lang ng ngayong tanghali. Bilog-bilogin lang po natin ang ating meatball. Ganyan. Mas maganda kasi ipiprituhin muna natin to bago natin isasawag sa ating miswa soup. Miswa soup. Yan. Masarap ang miswa pag may patola o lupa. Lupa yun sa English eh, mga kakusina, di ba? Sarap na ito, mga kusina. Tuwin lang natin lahat ng ating meatball bago tayo mag-isa para sa ating miswa soup.
Ngayon po, mag-umpisa na po tayo mag-isa ng ating miso soup with meatball. Miso soup with meatball. Ang umpisa po natin ang ilalagay ay ang gigisay ang ating bawang. Sunod ang ating sibuyas. Isa lang po natin siya mga kapusina. Sunod, ilalagay na po natin, pagka golden brown na po ang ating sibuyas at bawang, lalagay na po natin ang ating katola. Lagay na po natin ang ating katola. Ang ating po patola ay may ganito po ang kapal niya. Kakapal. Kasi ito naman po ay pag naluto na po na naman po ang ating patola, numinipis naman po siya. Pagkatapos po natin siya sa lalagyan na po natin siya ng kalita. At lalagyan po natin siya ng tubig. Lalagyan po natin siya ng tubig. Natin na saglit ang ating patola. Saka po natin napakukulaan siya ng mga ilang minuto. At kapag luto na po ang ating patola, ilalagay na po rin natin ang to the kitchen. You saw the look on my face. You saw the look on my heart. To get out of this place, I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple. Ang ating malambot na po ang ating patola. Lalagay na po natin ang ating meatball. Ayan. Lalagyan na po rin natin siya ng magic sarap na pampalasa. Ayan. Lalagyan din po natin siya ng 4 cubes. Ayan. Lalagyan po natin siya ng 4 cubes. Para lalong lumasa po ang ating miso soup with lalagyan na rin po natin siya ng ating kasugba para
para mas maganda ang kulay ng ating miso soup with meatball. Kunin po natin ng ilang minuto at ito po ay ito na po siya tapos ng ating ilang minuto. Tunod po, lalagyan po natin siya ng ating ating miso soup with meatball. Ayan, isasain na po natin ito sa ating bowl para tayo ay po ay magsama-sama kumain ngayong tanghalian. Dali na po natin ito mga kapusina. Ito na po ang ating nilutong miso soup with meatball mga kapusina. Sana po ay patuloy niyo pa po akong subaybayan sa aking channel mga kapusina. Patuloy niyo po akong panoorin. At huwag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe at mag-click sa notification bell. Maraming maraming pong salamat kapusina, mga kapusina. Ito po ang inyong lingkod, Bida sa Kusina. Maraming maraming pong salamat at magandang tanghalian po sa inyong lahat.